Hapon po sa ating lahat. Siyempre, unang-una ay nais ko magpasalamat sa ating Diyos na nagbigay sa atin ng pagkakataon na para tayo ay makapag-celebrate ng ganitong kasiyahan sa Christmas. Dahil nagbigyan niya tayo ng malaking biyaya sa mga buhay natin na sa kabila ng pandemya, kung karamihan ay sobrang nabiktuhan, tayo ay parang kumbaga binigyan tayo ng biyaya ng Diyos, dinaan niya sa pag-vlog. Kaya Lord, maraming salamat po sa pagkakataon na ibinigay niyo po sa amin. At pangalawa ay gusto ko magpasalamat sa inyong lahat na nakiisa dito, na hindi natin magagawa ito kung wala kayo. Kaya lubos-lubosin ako nagpapasalamat sa inyong mga partisipasyon, sa inyong mga pagtulong-tulong. Maraming salamat talaga sa inyo. Hindi ko na kayo maisa-isa. At siyempre, gusto ko rin pasalamatan ang ating Primitive Islander, si Tangay Jack, si Tangay Kulot, at si Tangay Randy. Maraming salamat din sa inyong tatlo, sa inyong kabutihan, na hindi ko rin ito, kumbaga, wala din ako sa kalagayan na ito kung hindi dahil sa inyo. Ay, subdi. Ayun, Primitive Islander, maraming salamat sa pagtitiwala niyo sa akin. Alam niyo naman yung pinagdaanan natin simula pa nung nagba-vlog tayo. Basta marami tayong pinagdadaanan, tayo na lang nakakaalam nun, at yung Diyos. Sa mga bagong vlogger, mapagdadaanan nyo rin yan. At siyempre, gusto ko rin magpasalamat sa aking mga magulang na isa rin sa naging inspirasyon sa akin. Kung bakit ako nagprosige sa pagpa-vlog. Hindi ko naman in-expect na, noon pa man ay gusto kong tumulong. Pero hindi ko in-expect na darating tayo sa ganito. Yun nga, gusto kong pasalamat kay Mama at saka kay Papa. Dahil sa kailang suporta. Kasi kung matatandaan nyo yung vlog sa una, parang wala lang sa atin. Pero si Papa kahit walang idea kung ano ba yung vlog, grabe yung suporta niya. Kasi alam nyo naman na hindi ako sanay sa laot. Lagi ako sa kurong dati. Pero tinuruan ako ni Papa. Kaya kumbaga kung saan man ako ngayon, ay nandahil din sa kanila. Siyempre unang-una sa Diyos. At ang masasabi ko lang sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga napanghihinaan. Alam ko marami sa inyo ang mga napanghihinaan sa pagpa-vlog. Yung mga hindi tumatakbo ang subscribers. Diba? Kahit anong, kumbaga, anong sikap mo sa pagbibidyo-bidyo na lang gawin ay parang susuko ka eh. Diba? Isipin mo, bakit yung iba tamang love team lang pero ang lakas. Tayo halos buwis buhay yung ginagawa natin eh. Lalo na yung mga nangingisda. Diba? Inaabutan ng bagyo. Yung mga namamana. Grabe din ang sakripisyo niyan. Kasi ilang minutes na ako nakasama ng pamana pangangawin. Grabe din talaga yung sakripisyo. Kaya kayo, mga hindi pa natatanggap sa pagpa-vlog, huwag kayo sumuko. Kasi kami ay nag-umpisa din sa wala. Nag-umpisa din kami sa dumaan kami sa, kumbaga, susuko na rin kami. Sila Tangay Kulot, alam nila yan. Si Tangay Randy, tsaka si Tangay Jack. Alam nila yan, yung part na, kumbaga, ano ba, may patutunguhan ba itong pag-vlog? May mapupuntahan ba? So darating at darating kayo dyan. Alam ko sa inyo, may mga ilan na dumating. Kasi may mga ilang buwan na ata dito. O may taon na. May taon na ba na hindi pa natanggap? Wala pa naman. Pero siguro may mga 3 months, 4 months, 5 months. Masyado pong maikli yan. Antayin nyo mag 1 year. Bago kayo sumuko. Hindi, yun lang. Basta. Kung ano yung naumpisahan nyo,
ituloy nyo lang. Kasi wala namang imposible sa mga taong masikap, sa mga taong masipag, at sa mga taong matyaga, lalong-lalo sa mga taong nagtitiwala sa Diyos. Di ba? At isa lang talaga ang hihilingin ko sa inyo, sa inyong lahat, na kapag dumating man yung time na makalimutan na kami ng mga viewers at kayo naman ang sabihin nating makilala. Sana kung saan tayo, kumbaga, kung paano nakaapak ang ating paa sa pag-uumpisa, ay ganun pa rin. Huwag sanang umangat, lumaki ang tainga, lumipad ang utak. Alam nyo na yun, yung maging mayabang. Na kumus may narating lang. Wala, kahit sino po sa atin, kahit kami o ako, wala po akong pwedeng ipagmayabang kahit kunti. Kahit katiting, walang wala dahil lahat po tayo ay binigyan lamang ng pagkakataon ng Diyos. Sabihin na natin, hindi man swerte, kumbaga, yun na nga, yung pagkakataon na meron tayo. Sana ma-appreciate natin yun. Huwag nating isipin dahil sa kakayanan natin yun. Dahil sa ginawa natin, oo, nandun na yung kasipagan natin, pero kahit anong sipag mo naman, kung wala kang tiwala sa Diyos, hindi ibibigay sa'yo yan. Magkaroon ka man ng bagay na nakamtan mo, darating at darating na time na kukunin ng Diyos yan. Kaya sana pag dumating yung time na isa sa inyo, lahat kayo makilala, lumaki ang channel, lumaki ang kita, sana ay huwag kayo makalimot tumulong. Yun ang number one nating, yun ang isa sa number one nating layunin. Sana makatulong. Suportahan natin ang bawat isa. Huwag magsiraan, huwag i-discourage. Bagkus dapat suportahan natin. Lalong-lalo na sa mga hindi pa natatanggap. Doon sa mga natanggap na, kayo na ang bahala sa mga hindi natanggap. Kami naman ng Primitive Islander ay laging bukas para sa inyo. Basta hangkat kaya namin, hanggat may magagawa kami, hindi kami tatanggi sa pagtulong. So, yun lang mga Kaisla Vloggers. Muli ako nagpapasalamat sa inyong partisipasyon, sa pakikiisa. At siyempre sa Diyos ay lubos-lubos tayong nagpapasalamat. Dalawang bagay lang ang gusto kong lagi niyong tandaan. Huwag makalimot sa Diyos at huwag makalimot sa kapwa. Maraming salamat po. God bless sa ating lahat. Sana'y magiging po tayo ngayong Christmas party natin. So, ayan mga kabaray, napakaganda yung mensahe ni Boy Islas para sa mga vloggers dito sa isla. Napakabait talaga ni Boy Islas kahit saan. Maraming salamat din sa Primitive Islander at lalo na kay Boy Islas. Also, sa lahat ng mga vloggers dito sa isla, maraming salamat po. So, kundi dahil kay Boy Islas, wala rin kami mga kabaray. Please, maraming salamat po. At God bless to all mga kabaray. Sana po mag-ingat po tayo.